Hey guys, what's up? It's been a long time na hindi ako nakapag-vlog. Pero ngayon, meron po akong isang product review na gagawin. Okay, so by the way guys, kung bago kayo dito sa aking channel, don't forget to like and subscribe. At pakishare na rin kung okay lang sa inyo. At yun nga guys, no, last time nanonood ako sa YouTube, sa Facebook, ng mga yung products na kung paano nga ba tanggalin yung mole sa ating katawan. Or sa kung saang parte ng ating katawan. So, kasi in my case guys, ay yung nunal ko ay nandito sa aking, dito banda sa aking mukha. So, ngayon, nanonood ako sa YouTube ng mga tutorial or kung ano ba yung products na pwedeng gamitin or kung ano ba yung mas magandang product at legit na pwede kong bilhin para matanggal yung aking mole. So, yun nga, ang kagandahan niyan, marami akong mga napanood ng mga videos, mga reviews about sa products na ito. So kung nakita niyo naman sa aking thumbnail, may idea na kayo kung ano yung tinutukoy ko. So ito po yung kasoy cream. So bali pang 4 days ngayon hindi ko na ilalagay dito yung before and after ng paglagay ko nito. Kasi gusto ko talagang makita kung legit ba talaga siya na nakakatanggal talaga. So yun nga, ang ginawa ko, isang beses ko lang siya nilagyan, tapos in the other day na dumaan, hindi ko na siya nilagyan. Hinihayaan ko lang siya baka kasi magkaroon pa ng infection. So yun nga, at saka sabi naman doon, karaniwan naman na sinasabi ng mga nag-review about sa products nito, isang beses lang siya gagamitin. So pag nilagyan mo, kung saan yung part ba ng katawan mo, yung mole mo, kung lalagyan mo, dapat isang beses lang. So yun nga guys, no, super happy ako kasi effective siya. Kasi nung una, nagdududa ako kasi baka hindi naman effective to. Baka mamaya masira lang, baka masunog lang yung mukha ko, diba? So pag sinabi mong kasoy, alam nyo namang nakasunog talaga yan ng balat. So yun nga, nagtry ako, bumili ako sa Lazada for only 120 pesos. Tinignan ko muna yung mga feedback nila doon kung maganda ba, kung meron bang mga before and after na kung paano nila ginamit yung products na ito. So hindi ako nagkamali doon sa pagbili ko kasi gawa ng legit talaga siya guys, no. Nakakatanggal talaga siya ng nunal. So yun nga guys, kung mapapansin niyo, medyo oily yung mukha ko ngayon kasi gawa ng pahilom na siya, bali 4 days at natanggal na siya gawa ng naglalagay ako ng antibiotic cream kasi yun yung nakalagay dito sa kanyang instruction. So kung pahilom na yung sugat at wala na yung mole doon sa nilagyan mo, pwede mo siyang lagyan ng antibiotic cream para mas mabilis na humilom yung sugat. Okay, so yun nga, let's talk about dito sa kasoy cream. So kung nagbabala kayo guys na bumili nito, try nyo, huwag kayong matakot kasi nung una na ano din ako, natakot ako kasi baka mamaya, yun nga, baka mamaya masunog yung mukha ko kasi gawa ng kasoy. Then, pagkatapos nun, na-realize ko naman na okay naman siya at effective naman talaga siya. At bali, ang ginawa ko guys, tatlo talaga yung nilagyan ko dyan. Isa dito, tapos yung dalawa dito na maliliit nilagyan ko. So, pares na siya natuklap. In 4 days lang po. 4 days lang po natuklap na siya. Kasi pag naliligo ako, nagkakaroon siya ng puti dito sa gilid. Tapos yung mga puti pala na yun sa gilid, yun na yung, ano, yung time na parang matutuklap siya. So naghilamos ako, nadala siya ng ano, ng parang, kasi meron akong towel na maliit, na yun ang ginagamit ko minsan pag naghihilamos. So yun nga, natanggal na siya. At ang kagandahan nun guys, no, ginamitan ko na rin siya ng antibiotic cream. So ito yung antibiotic cream. Saan ba ako nakakuha nitong antibiotic cream? Last time po, nung pupunta pa ako ng derma, nung nagpapaderma po ako, binigyan nila ako ng antibiotic cream. Kasama siya dun sa mga set na ng mga products na binili ko. So meron, tamang-tama, sabi ko bumili ako ng kasoy cream at meron din naman akong antibiotic cream na para sa sugat, na para mas mabilis yung paghihilom ng sugat. Okay, so yung instruction po kasi na nakalagay dito is kasoy cream, mole and warts remover. So direction, mix the cream with toothpick stick. Ayan, so nung time, nung binili ko to, wala siyang toothpick. So ako na lang yung nag-provide ng toothpick. Yun, bali bubuksan mo siya tapos haluin mo muna yung cream. Then yung second is dip the toothpick stick to kasoy cream. So yun nga, parang kukuha ka dito ng kasoy cream, yung kung meron kayong toothpick kasama na doon, yun na yung gagamitin nyo para pangkuha ng kasoy cream. Then apply to affected area only. Use it 1 to 3 times a day. So siguro pagka sobrang laki nung mole mo, yung tatanggalin mong nunal, ay pwede mo siyang gawing dalawang beses
sa isang araw. So kung maliit lang naman kahit isang beses lang, at saka mararamdaman niyo naman talaga doon yung sobra, yung half day. So pagka ma-half day, ibig sabihin sinusunog niya yung balat mo. So yun nga guys, no, apply antibiotic cream or petroleum jelly pa pala guys. Kung meron kayong petroleum jelly, pwede niyong gamitin yun during healing process as needed kung kinakailangan lang naman. So kung sa tingin niyo hindi, hindi na kailangan, di huwag mo nang applyan, di ba? So yun lang, nagkataon lang po kasi talaga na meron akong antibiotic cream at wala akong petroleum jelly. At yun, yun yung ginamit ko na pang-apply dito sa aking, ito sa healing process ng aking mole remover. So yun nga, guys, sana nakatulong ako sa inyo sa mga nagbabalak na gustong bumili ng kasay cream, mag-order na kayo yan. At saka guys, for your information lang guys, na hindi po ito sponsor ng nakikita nyo ngayon, wala po yan, at binili ko po talaga ito sa sariling sika, sariling pera. Ayan guys, no, thank you for watching this video. At saka kung mapapansin nyo, medyo oily yung mukha natin ngayon kasi gawa ng antibiotic cream. So itong antibiotic cream ay malapot, at pag nilagay mo naman talaga sa mukha, at saka pagka nag-ano na, pinagpapawisan ka, syempre, alam na, magiging oily na yan. So thank you guys for watching this video, at sana nakatulong ako sa inyo. At huwag na kayong magdalawang isip na bumili ng products nito. Thank you for watching this video.